Kamusta mga chong? Isang mabilisang updates lang para sa ating PBA Updates. Alaska franchise na sa mabuting kamay ng Converge ICD. Kahapon nga mga chong ay inanunsyo na ni PBA Commissioner Willie Marshall ang pagpasok ng Converge ICD sa PBA matapos itong makakuha ng majority vote approval galing sa PBA Board of Governors. At mukhang nasa mabuting kamay na nga ngayon ang Alaska franchise dahil hindi nga basta-basta ang Converge ICT dahil napakayamang kumpanya nga nito at ang magiging team governor nga ng Converge ay hindi rin basta-basta na dating PBA commissioner na si Chito Salud. Para sa akin mga chong ay mas pabor pa sa PBA ang pagpasok ng Converge at pagbabalik PBA ni dating PBA commissioner na si Chito Salud. Dahil panigurado na makakatulong ito na mapasiglang muli ang PBA. At naniniwala ako mga chong na mas magiging malakas ang dating Alaska Aces sa tulong ng kumpanyang Converge at ni Chito Salud. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, Barangay Ginebra, nakauna ngayong semifinal round. Ito nga ang Barangay Ginebra mga chong ay nagawang makuha ang unang panalo ngayong best of 5 semifinal round. Matapos nilang talunin ang NLEX Road Warriors sa score na 86-95. Kaya naman, dalawang panalo na nga lang ang kakailanganin nila at mag-a-advance na sila sa finals. Para sa akin mga chong ay maganda na nakuha ng Barangay Ginebra ang panalo sa kakatapos lang na game 1 dahil magkakaroon nga sila ng winning margin dahil mabilis lang ang semifinal round kung saan ay unahan makakuha ng tatlong panalo. Isa nga sa dahilan kung bakit nakakuha ng Barangay Ginebra ang kanilang panalo ngayong game 1 ay dahil sa kanilang napakagandang 3-point shooting. Alam naman nating lahat mga chong na ang pinaka-problema talaga ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra ay ang kanilang kakulangan sa outside gunners. Pero unti-unti na nga nila yan nagagawa ng paraan at nai-improve sa tulong na itong kanilang veteran gunner na si Jeff Chant. Especially itong kanilang stretch forward na si Arvin Tolentino na nag-step up noong ma-injury si Japet Aguilar. Dahil nakapagbaon nga ito ng tatlong magkakasunod na 3-point shot na naging malaking faktor kung bakit lumobo ang kalamangan ng Barangay Ginebra sa last minute ng laro. Para sa akin ay ang kinakailang magawa ng paraan ni Coach Tim Cone ay ang pagiging kumpiyansa ng kanilang mga players dahil naburo nga ang kanilang 16-point lead at muntikan pang masilat ng kupunan ni Coach Yeng Giao. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, good news sa Barangay Ginebra. Ano nga ba ang lagay ng injury ni Japet Aguilar? Ito ang si Japet Aguilar mga chong ay hindi maganda ang ipinakitang performance sa kakatapos lang na game 1 kontra NLEX Road Warriors kung saan ay nakapagtala lang ito ng 4 points sa buong laro at hindi na nga niya nagawa pang matapos ang game 1 dahil sa tinamaan nga ito ng injury sa kanyang binti. Pero ano nga ba ang lagay ng injury ngayon ni Japet Aguilar? Ayon nga sa Ginebra Medical Staff, ay meron na ngang existing bruises sa kaliwang binti si Japet bago pa man magumpisa ang semifinal round. Nakuha nga yan ni Japet sa kanilang huling laro kontra TNT Tropang Giga at tinamaan ngang muli ngayong semifinal round kontra NLEX Road Warriors. Ang rason nga daw kung bakit sumakit ang binti ni Japet ay dahil sa dalawang pasa nito. At ang worst case scenario nga para sa injury ni Japet ay left calf strain. Pero sigurado nga daw ang medical staff ng Barangay Ginebra na walang punit ang injury ni Japet at kinakailangan lang nitong lagyan ng yelo ang kanyang binti at ipahinga para bumuti ang pakiramdam nito. Ang tanong, makakapaglaro nga ba si Japet Aguilar sa darating na game 2 sa Biyernes? Ayon nga sa ating mga trusted source, ay i-check pa nga daw nila sa kanilang team practice kung kakayanin nga ba ni Japet na makasabay sa kanilang team practice. At malaki nga daw ang chance na hindi na ito ipipilit ni Coach Tim Cone at magpapahingay na para makabalik sa darating na game 3. Para sa akin mga chong, ay agree ako na ipahinga na lang muna ng Barangay Ginebra ang binti ni Japet Aguilar dahil mahaba-haba pa naman ang serye. Mabuti na lang talaga ay nakuha ng Barangay Ginebra ang game 1 kaya hindi nila kinakailangan mag-abol ng panalo. Sa ngayon nga mga chong, ay hindi nga severe ang injury na nakuha ni Japet Aguilar. Pahinga nga lang ang kinakailangan nito para muling makabalik ngayong semifinal round. At yan lang muna ang mabilis ang updates natin mga chong. Hanggang sa muli!